It's Ngern TV. Alam mo mga katropa, merong mali sa ating demokrasya. Parang baliktad. Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Ito, isang magandang hapon po galing from San Diego, California. At nandito po tayo sa aking backyard. Pero hindi po gardening ang pag-uusapan natin ngayon, kundi ang aking naiisip. Alam niyo ba na ang ating demokrasya ay baliktad? Opo, narinig ninyo ng tama. Baliktad ang ating demokrasya. I-explain ko sa inyo. So, paano ko naman nasabi na baliktad ang demokrasya? Di ba? Sobra naman yata yun. Pero i-explain ko sa inyo. Unang-una, bago tayo mag-umpisa dito sa weird topic na to, ay alamin muna natin kung saan galing ang salitang demokrasya. Ang salitang demokrasya po ay galing sa Greek word na demokratia. Ang demokratia ay dalawang salita po yon. Demos, meaning people, at saka kratos, which means rule or power. So, ibig sabihin po ng demokratia sa Greek ay people rule or people power. Akala nyo ha, mga dilawan lang ang nagpi-people power. Ancient times pa po, meron ng people power. Yun ang ibig sabihin ng demokratia. At doon ang galing ang salitang democracy. Okay? Alam nyo no, naisip-isip ko tuloy. Hindi kaya nung panahon ng mga ancient times sa Ophir na pinaniniwalaan nating dating pangalan ng Pilipinas, hindi kaya tayo ay demokrasya rin? Alam nyo kung bakit? Kasi itong si Tarshish na tumira sa Mindanao, sa may Davao, eh siya po ay isang Japhethite. Hindi kaya dinala niya yung kulto ng mga Greeks, kasi ito po si Tarshish dugong pinanggalingan relatives siya ng mga Phoenicians, mga Greeks, ganyan. Iisang pinanggalingan nilang pamilya kasi. Kaya yung si Tarshish, seafarer siya. Ancient seafarer yon. Napatira siya sa Mindanao. At ang ano niya, ang kanyang kultura ay Greek. So, hindi kaya ang Pilipinas ay dati ng demokrasya bago pa man dumating ang mga Kastila? Just a question. So, in an effort to try to explain you guys what I'm trying to say, so naggawa ako ng mga research, at isa sa mga natagpuan ko ay itong istorya tungkol kay Themistocles. Ito pong si Themistocles. Ito pong si Themistocles ay considered nung ancient times no, na pinakamagaling na leader ng Greece nung kapanahunan niya. Ito po ay dahil nung kapanahunan niya, nilusob ang Greece ng Persia.
at napakalaking army ang kalaban nila. Sa galing po nitong si Themistocles, nagawa niyang talunin ang puwersa ng Persia. So, ito ngayong si Themistocles pala, alam nyo, ang nangyari sa kanya, di yun na nga, naging sikat siyang leader, magaling na leader. Nung kalaunan, pagkatapos ng Persian, yung Persian War nila, itong si Themistocles, naging arrogant. Ika ngayon parang naging mayabang, naging arrogant siya na yung hindi na nakikinig sa iba, yung mataas na ang tingin sa sarili niya, sobra na. Nainis ang mga Greeks sa kanya. So, ang ginawa ng mga Greeks ay inostracize siya, ostracization, or yung salitang ostracize. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng ostracize po, tatanggalin ka sa pwesto kahit na magaling ka. Kasi sumosobra ka na. Yun ang ibig sabihin nun. So, yung ostracization na yun, no, ay isang pamaraan sa Greek times kung saan pwede nilang tanggalin ng isang pag pinagbobotohan nila kung tatanggalin ang isang leader o hindi. At doon po tayo mag-uumpisa. So, napag-isip-isip ko tuloy, no, nung nabasa ko yung tungkol kay Themistocles at kung ano ang inaabot niya, na kahit siya ay isang magaling na leader, na-ostracize siya at tinanggal siya sa posisyon. Naisip ko, alam mo, tama yun. Kaya ang ating demokrasya ineffective ngayon . Alam niyo kung bakit? Kasi bumoboto tayo ng mga opisyalis na magagaling mambola, magagaling lang sila magsalita. Tapos na siyempre dahil magaling magkampanya, naboboto sila, nananalo sila. Okay? So pero hindi sila talaga qualified, magaling lang sila magsinungaling, magsalita. Wala sa silang talagang tunay na wala silang tunay na qualification. Ika nga, hindi sila mga tunay na leader, so to speak. Ngayon, ang naisip ko di ba parang mas maganda na ang mga tao bumoboto para tanggalin ang isang leader. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, yung mga nangyayari ngayon sa lugar natin, isang mayamang tao, may impluensya, maraming pera, ang pamilya niya, mga pamilya ng mga congressman at mga senador, di ba? So, nakatapos siya, mayaman. Naisip niya, gusto kong maging politiko. For some reason na kung tutuusin hindi naman niya talaga gustong maglingkod, kundi gusto lang talaga niyang mga makapangurakot. Di ba? So, magkakampanya siya. Gagastos siya ng malaking pera. Okay? Para manalo siya. Kaya niyang gawin yun. Kasi nga, may pera malakas. Okay. Pero, ang intention niya ay taliwas sa kanyang sinasabi. Ika nga, isa siyang hipokrito. Wala naman talaga siyang balak na tulungan ng taong bayan. Bagkos, gusto lang niyang mangurakot. See? So, dahil sa sistema natin ngayon, na ang mga opisyalis natin, we vote them into office. Meron ngayon, nagkakaroon ngayon ng pagkakataon ang mga katulad nitong taong to na binigay ko sa inyo isa example, na manlinlang sa pangangampanya. Halimbawa, tulad nung nangyari sa Pilipinas, hindi nila
kaya yung isang politician dahil masyadong magaling na leader. Ang ginawa nila, siniraan nila ng siniraan. Hanggang sa bumagsak yung tao. Yeah. Yun ang ano nila, yun ang sakit ng ating demokrasya ngayon. At naiisip ko talaga kung babaliktarin natin ang pamamaraan ng pagboboto. Vote out instead of vote in. Iba ang magiging istorya ng ating politiko. At iba rin ang ano, mas vetted ang mga uupo sa gobyerno sa office, dahil i-explain ko sa inyo kung ano yung naiisip ko na dapat na sistema ng demokrasya, hindi itong voting in wherein ang mga politiko magagaling manlin lang ng tao at binibigyan natin sila ng part ng venue. Every election day, binibigyan natin sila ng venue na makapagsinungaling sa harap-harapan natin. At siyempre, may kanya-kanya silang mga followers, kanya-kanyang banat. Sabihin nila, oh, magaling yung aming ano. Pero sa totoo lang, walang makakapagsabi kasi hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na pakay ng isang leader. Kaya nga, nanonood ako one time nung ano, yung Kalye survey. Napapanood niyo ba yun, mga katropa? Yung Kalye survey sa Pilipinas, tinatanong nila kung sino ang napupusuan nilang ibobotong presidente. At merong isang ano, tinatanong siya. Di sabi niya, sino ba ang lamang diyan? Di sabi, si Bongbong po. Sige, kay Bongbong na rin ako. Di ba? Kasi nandun yung, yun ang panalo, di yun ang iboboto. Di ba? So, yun ang ibig ko sabihin, wala silang, kaya nila nasasabi yon kasi wala silang information tungkol sa tao niyo. Wala silang tunay na batayan kung sino ba dapat ang iboto. Kasi nga, maraming ano eh, maraming kasinungalingang lumalabas tuwing eleksyon, hinahayaan natin yung mga manlilinlang na tumakbo sa pwesto at bulahin tayo. See? Yun ang mali sa present system ng ating demokrasya. At meron akong solusyon para dyan. I-explain ko sa inyo. So, sa isip ko, ganito dapat ang sistema ng ating demokrasya. Lahat ng mga public servants mag-uumpisa sa barangay tanod. Lahat sila. Lahat ng mga gustong maging politiko, ang unang-una nilang dapat na ginagawa ay magbarangay tanod. At pagkatapos nun, dapat magsaserve sila at least 1 year sa pagka-barangay tanod. Ngayon, once nakapasok nila na sila as a barangay tanod, ipaplano na nila ngayon kung ano ang kanilang magiging career. No? Limawa, gusto mong maging konsehal. Okay? So, mag-a-apply ka doon sa para doon sa position na yun. See? Ngayon, itong approach na ito, hindi na bago to. Ang tawag dito ay yung journeyman course or journeyman education. Yung journeyman po, yung meron kang on-the-job training na angkop doon sa iyong posisyon. So, halimbawa, gusto mo maging konsehal, mag-journeyman ka, okay? O kaya, meron kang college degree, qualified ka. Kapag qualified ka, then, ilalagay mo yung pangalan mo ngayon sa listahan ng mga konsehal kasi qualified ka maging konsehal. Tapos, inline ka na para sa pagka-konsehal.
Tapos ngayon hintayin mo na lang ang panahon, no? Halimbawa, mayroong isang konsihal dati na matay. Okay, kailangan palitan. O ikaw nang susunod, ganoon. See? So halimbawa naman gusto mo kong maging mayor, ganoon din, mag-qualify ka. Qualify ka sa mayor pagka na-qualify na natapos mo yung qualification as a mayor. Okay? Then inline ka na para sa pagiging mayor. Maghihintay ka ngayon ng ano mo, ng time mo para maging konsehal o mayor o whatever, no? Ngayon di ano ka na, sabihin nating after 3 years, 4 years, no, barangay tanat ka, naghihintay ka ng posisyon, sa wakas may dumating na posisyon. Okay, sabihin natin yung dating konsehal naisip na magme-mayor, nag-open ng pagka-mayor, doon na siya napunta sa trabaho na yun, sa mayor. So, ikaw naman, konsehal ka na, no? Di ngayon, eto na ngayon, dito na darating yung sinasabi kong voting out. Diba sa panahon natin ngayon, ang mga konsehal ay binoboto? Diba? So, imbis na binoboto ang konsehal, yung barangay tanod, nagtrabaho siya ng gusto, nagpakalit siya, nag-journeyman course siya para ma-qualify siya sa pagiging konsehal. Diba? Eto na ngayon. After 1 year ng pagsiservisyo, okay, sa ating gobyerno, ikaw ngayon bilang bagong konsehal, bibigyan ka na ngayon ng ano, bibigyan ka na ngayon ng report card. Titignan na ngayon every year ang performance mo as a konsehal. So, kailangan gagalingan mo. Ngayon, halimbawa, nagkaroon ng negative sa record mo. Okay. Eto na ngayon. After 1 or 2 years, magde-decide sila. Kailangan pa ba nating itong konsehal na to? O hindi na? See? So, yung mga superiors mo ngayon, pag-iusapan nila kung tatanggalin ka bilang konsehal o hindi. Ang ibig ko pong sabihin, pag-uusapan ng mga superiors mo kung isasalang ka sa isang botohan para tanggalin ka o hindi. Yun ang kagandahan nun, approach na yun. Dahil ang lahat ng mga tao sa public service, okay, will be, their merits will be based on their records. So, kung maganda record nila, then hindi sila mabobote. O kaya ay hindi magagalit yung mga tao. Kasi yung mga tao, nakikita nila kung palpa ka o hindi. Kasi, ano ka na eh? Konsehal ka na eh. Pagka konsehal ka, meron kang posisyon. Ang mata ng tao, nakatutok na sa'yo. Hindi ka na po pwede na yung ganyan na yung pasikreto, tapos ano, maaaring makakalampas ka sa una pero sa huli mahuhuli ka rin. See? So example na lang itong mga dilawan, ano nangyari sa kanila ngayon, ha? Gusto ng taong bayan na alisin na lahat na ng mga kilalang mga dilawan, alisin nila lahat sa posisyon. Yun ang ano, yun ang iniisip ng mga ano, ng mga Marcos loyalist saka mga ano, saka itong mga DDS. Okay, so yun ang naisip ko na pwedeng pala. Halimbawa naman, gusto mong maging presidente. See? So, mataas-taas na posisyon. So, ibig sabihin nun, marami rin qualifications yun, no? Maaaring ang qualification kailangan barangay tanod ka. Nag-serve ka sa barangay tanod.
O maring kasama doon eh, o kahit bukod sa barangay tanod, kailangan naging konsehal ka at mayor, di ba? Maraming ano, maraming avenues, pero ang point ko no, ang pag-akyat ng pwesto sa ganitong klaseng sistema na sinasabi ko eh will be based on your performance, not on how well you can campaign for your position. See? So lahat ng posisyon, simula barangay tanod hanggang presidente, yung lahat ng mga elected offices, okay, hindi ka i-elect na tao para umupo. Ang magiging trabaho ng tao, di-decision na nila kung maganda ba yung performance mo at hindi. At kung naisip nila na hindi maganda o hindi sila satisfied, they will vote you out. Ganun yun. See? Halimbawa, isa kang mayor, gusto mo maging governor, eh kaso yung record mo sa mayor eh palpak. Oh, eh paano ka makakapunta pa ng governor? See? Ano yun? Palakasan na lang. Di ba? Maraming mangyari yun. Maraming may palakasan. Pero, in the end, taong bayan pa rin ang magdidesisyon kung tatanggalin ka o hindi. See? Maganda yung approach na yun kasi yung nangyayari ngayon na ang mga taong tumatakbo sa posisyon eh may kakayanan na linlangin ng mga tao dahil nga sa binibigay sa kanilang plataporma, okay, yung platform ng democracy natin eh baliktad. So in conclusion mga katropa no, ang dahilan kung bakit maraming mga corrupt officials na nakakaupo sa gobyerno eh dahil po baliktad ang ating demokrasya. Hindi tayo dapat bumoboto para iupo ang isang tao sa posisyon kasi unang-una ayan, tulad niya, hindi mo alam kung totoo o hindi yung taong yan. Baka mamaya manlilinlang lang. Which we've been seeing all these years sa mga politicians, di ba? Kung gano ang ating kung ang ating approach ay yung tulad ng sinasabi ko na lahat eh dumadaan sa certain process, wala na yang ano, wala na yang election, wala na yang ano yung kampanya na bubulahin mo yung tao tapos sasabihin mo kung ano platforma mo hindi mo naman gagawin, di ba? Yun ang aking point. Kaya in conclusion mga katropa, baliktad talaga ang ating democracy kasi yung paraan natin ng pagboboto baliktad. Gets niyo? So mga katropa, I hope you understood what I'm talking about. Make a comment down below kung meron kayong gustong sabihin, kung agree kayo o disagree na ang pagboto eh dapat pagtanggal sa opisyal, hindi pagupo sa opisyal para walang lokohan, kasi pagka ang pagboto natin itatanggalin ng isang tao, it will be based on his performance, his record, hindi katulad ng magbo-vote in tayo sa isang opisyal ang ating batayan eh yung sinasabi niya na gagawin niya na hindi naman natin alam kung talagang gagawin niya ba yun o hindi. Diba? So, take care mga katropa. Mga katropa, tapos din, update lang dito sa aking mga pananim. Okay, teto na po. Na-upgrade ko na ang aking plot at naitanim ko na yung ibang mga seedlings ko. Ayan. Hopefully, mabubuhay siya. Maliban na lang kung mayroong mga peste. Naku po, yun ang inaalala ko. Baka mayroong mga rodents o kung ano na pumasok dito at kainin ng aking mga pananim. Okidoki. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free.
Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!